Good morning sa ating lahat. Pinipo po natin palagpakan ng Panginoon. Masarap magpuri sa Panginoon. So, dahil masarap magpuri, hanggang mamaya na tayo. Okay po. So, ang lahat ay ating pong pinabati at maging mga sumusubaybay sa atin. Ay, salamat po sa patuloy po ninyong pagsusubaybay. Malayo man kayo dito sa amin, ang importante ay kami ay inyong napapanood. Amen? So, thank you sa lahat at tayo lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. At lahat tayo naririto, yan yung katunayan na tayo ay pinagpala. Amen? Okay? Sino po dito sa inyo ngayon nakakaranas ng stress? May nakakaranas sa inyo yung stress? So, okay, so, pag-usapan natin ngayon, kung kayo ay stressful na po, ay we will talk about troubled mind. Okay? So, sige. So, dahil yung pinag-aralan natin is about adjustment, life adjustment, ay paano ba tayo nakakapag-adjust kung tayo ay dumarating sa punto doon sa hard time natin? Okay? It easy to overcome. Or ito yung napakahirap gawin, napakahirap mag-adjust. Okay? So, mayroon tayong mga iba't-ibang reactions pag dumadating sa atin yung stressful time sa buhay natin. Tama po? So, maraming mga, hindi natin alam kung ano yung pagtanggap ninyo doon, paano nyo yung tinatanggap, hindi ko po yun alam. But, ngayon ay ating bigyan ng pagkakataon na sagutin ng Biblia kung tayo man ay dumadaan sa mga bagay na katulad niya. Okay? So sabi niya, your mind in times of trouble. Okay? So dumadating talaga sa punto sa buhay natin na tayo ay humahantong na nahihirapan tayo, naguguluhan tayo. Ang tanong dito, paano ba natin napagtatagumpayan and how to adjust? Okay? Pag dumadating yan. Kasi yung problema, dumadating ito ay hindi ito katulad ng typhoon na napoporkas po nila yun kung anong oras darating. Ang ating problema o sularani sa buhay po natin, di po natin sansado yun kung mabigat o magaan na dumadating sa buhay natin. Katulad po ito ng isang lindol na di natin alam kung kailan siya darating. Hindi po natin alam yung magnitude niya. Yung bigat, yung lakas po niya, hindi po natin yun alam. So, malalaman na lang na surprise tayo na yung dumating siya yung problema yung kay bigat-bigat. At di mo ngayon alam kung paano mo ngayon mag-a-adjust. Tama po? In Christian journey, buhay po na natin ito. At di na po natin maihiwalay sa buhay natin yung mga problema ang dumating. Sadyang andyan yan para sa'yo. Tama po? Maraming mga karanasan at problema po tayo ngayon na nararanasan. In our community, your friends, your family, at ang higit sa lahat, yung sarili mo. Tama po? So, ang mabigat nito ay kung ikaw, yung sarili mo, yung mabigat. Okay? So, tingnan natin dito sa ating pag-aralan. Sabi yan is to learn to have the best solution in difficult time. Ano yung pinakamagandang solusyon kung tayo ay dumadating sa problema? Di ba? Ano yung dapat natin gawin? Ano yung sagot ng Biblia, best solution, na tayo ay giginhawa? Tama po? Kasi alam ko po, sa bawat problema dumarating ay walang taong tumatawa eh. Tumatawa lang yung tao pag mayroong blessing. Di ba? Magkaiba po kasi yung dalawa. Ang tingin kasi natin lang, ang tingin natin dyan ay parang iba, magkaiba talaga eh. Pero kung pag-uusapan po ay pagpapala, parehas po talaga yung dalawa. Kaya lang iba lang talaga yung ating tanggap sa dalawang bagay. Pag problema, nalulungkot tayo. Pag pagpapala, biyaya o isang bagay na dumating sa atin, masaya tayo. Pero sa totoo lang mga kapat, yung dalawang bagay na yan, ay parehas po yan mag-ising. Tama ho? Okay. So, buksan po natin yung ating Biblia. 1 Kings chapter 17, 7 to 16. And then Mark chapter 5, 7 to 34. Okay? So, buksan po natin yung unang hari,
chapter 17 at tayo pong lahat tumayo at tayo pong lahat ay magbabasa. Kung mayroon po tayong kaya po sa ating screen na wala naman pong mga dalang Biblia ay pwede niyo po dyan basahin. The book of 1 Kings chapter 17 7 to 16. Then after po niya ay lilipat tayo sa Mark chapter 5:37 to 34. Okay, tayo po lahat ay tumayo bilang pag-alang sa salita ng Panginoon. And let us read all together the book of 1 Kings chapter 17 verses 7 to 16. And then after po nito ay punta tayo doon sa Mark chapter 5:27 to 34. Okay, so 7. Kayo pinaririyan na? Okay, 7. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inukusan ng isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala kami at kanin tinapay, mayroon pa kami kaunting harina at kapatak na langis. Namumulat nga ako ng maigato upang lutuin iyon at magkakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyo sinabi. Ngunit pagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka na para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niya ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo iyong langis sa tamayan. Hanggang hindi sumasapit ang talagtag ng araw, nang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila ay kumain. At si Elias at sila mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sindal. Tulad ng pangako ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. So Mark chapter 5, sabi niya sa 27 to 34, ito ang kanyang sinasabi. Verse 27, ang sabi niya, narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nagpagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit ito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, bahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagbulugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya umali siya sa mga tao at nagtanong, sino ang umipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinanong ninyo kung sino ang umipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingaling nga si Jesus, hinahanap ang umipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatalipa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka ng ibang panatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa inyong karamdaman. Tayo ay manalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. I pray, Panginoon God, sa business na ito na ibinigay sa amin na magbigay ng lakas sa bawat isa. Pinupuri po namin ang dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay magpapakumpulan. Ang ating tatalakayin, your mind in times of troubles. Yung first book na binasa natin, the book of Old Testament, ay ito po ay sa panahon po ni Elisha. Ay Elijah. Iba naman si Elisha sapagkat siya ay si Eliseo. Okay? So sa panahon ni Elijah, ay meron po nung isang balo na sarita. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit nga siya napunta doon sa lugar na yun, na sarita na yun?
Ang totoo nito mga kapatid, siya po ay nanggaling po doon sa lugar na kung saan siya ay pinapakain ng wang. Okay? Sapagkat ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ay hindi niya papapatakin yung ulan. So, hindi papapatakin ng Panginoon. Ni hamok, walang magiging hamok. Okay? So, ganun po yung nangyari. Kaya sinabi ng Panginoon sa Yahweh kay Elijah, pumunta ka doon at mayroong magpapakain sa iyo doon. Okay? So, sa pagpunta doon ni Elijah, ay mayroong isang balong. So, ngayon, sabi ko po dito na your mind in times of trouble. Ano yung stressful doon sa lugar na pinuntahan ni Elijah? Sa isang balong. Ano yung kanilang problema? Pagkain. Pag pinuntahan mo yung Mark chapter 5, ano yung problema? Sakit. Di ba? So, sinabi ko sa inyo kanina, humaharap tayo ngayon sa iba't ibang mga problema. Ang iba marahil sa inyo ngayon ay sakit. Ang iba sa inyo ngayon marahil ay pagkain. Ang iba sa inyo ngayon may problema material. Ang iba ay mayroong problema financial. Tama po ba? Lahat tayo ay dumadaan sa mga bagay na yan. Yung kalagayan ng mag-ina, stressful po talaga sila. Talagang trouble talaga yung kanilang kalagayan. Ang katunayan po niyan, nung pumunta po doon si Elijah, ang hiningi niya muna, di po ba, tubig? Tama? Tubig po muna? Kaya nung paghingi niya ng tubig, ay napahamog siya na? Anong problema ng mag-ina? Walang iba kundi kanilang makakain nila. Kaya nga siya namumulot ng pagkatong sapagkat sabi niya, ito na lang yung huling harina at ito na lang yung huling langis. At pagkatapos nito, ano na po kayo pupuntahan? Hinihintay na ang kanilang kamatayan. Ang gawin sa Mark, ano ang hinihintay na lang ng babae? Di ba? Gusto din niyang bumalik. Pero ang totoo mga kapatid, kamatayan na rin ang kanyang inaantay. Bago ba natin ba sa problema po natin? Diretso na ba talaga dapat tayo mamatay, Brother Ryan? Wala pang step by step muna. Hindi po ba? Ganun ba talaga ang buhay natin na minsan pag dumadating yung problema, ay mamamatay na ako. Hindi muna tayo dumaan sa hospital para magpagamot at talagang ka mamamatay ka na kagad? Ganun ba yung proseso ng buhay natin? Di ba? If you face trials, hard time in your life, huwag mong sabihin mamamatay ka na kagad. Tama po? Mayroon pa po Jesus bago ka mamatay. Tama po ba? Hindi automatic na mamamatay ka. Sa kalagayan po nito, ang kanilang pag-iisip, magiging sarip na yung after nito ng aming meals nito, hindi, wala na. Mamatay na kami. Alam niyo po yung matindi ko dito sa kanila, how many years na i-stop ng Panginoon yung heaven na huwag magpaulan? How many years? 3.5 years. 3.5 years, ni hamo, ni ulan, walang pumapata. Kaya nga si Elijah ay pinaalis doon kasi matutuyo na yun, sapa. Alam niyo po ba yung mga apektado nito? Hindi lang yung tao eh. Lahat ng mga hayop, lahat ng makakain ng hayop, tubig, lahat po doon ay apektado. Ngayon mga kapatid, yung damo, lahat na naroroon, lahat yun ay matutuyo. Ano na yung pagkain ng mga hayop? Di ba? Dahil sabi po nito, sa chapter 17, hanggat hindi ko sinasabi na umulan ay hindi talaga umulan. Hanggat hindi ko sinasabi, sabi ng Panginoon, isipin yung mga kapatid, 3.5 years, hindi po umulan. Puntahan niyo yung Mark. Ilang years na dinanas ng isang bleeding woman, na maingin mo mapapansin, how many years? How many years siya dinudugo? Ilang taon po siya dinudugo? 12 years. 12 years po siya na naghihirap, nagdinudugo po siya.
yung kumpirpunon 3.5 years. Dito naman sa babae na ating nabasa sa Mark is 12 years bleeding. Ganun po yung trubos. Diba? Pag dumadating sa buhay po natin talaga yung problema, wala po itong bilang na taong kung ilang taon o ilang araw. Pag dumating talaga siya ay talagang masakla. Tama po. Parang isang lindol na dinaanan nga lang biglaan yung pinaghirapan mo ng isang ilang taon, how many years, na pinagtsagaan mo, nagpatayo ka, nagbili ka ng bahay, ng lupa, and then nagbili ka ng sasakyan. Pagdating ng lindol, was out lahat. Diba? Dumating yung baha. Dumating yung suno. It's a big problem. It's a big troubles in our mind, in our life. Tama po ba? Kaya sa panahon ng sarili lang ito, yung problema nila yung pagkain. Diba? So, yung panahon ng isang bleeding na babae, ang problema niya kung paano siya gagaling. Alam niyo mga kapatid, yung babae, marami na po siyang pinuntahan ng manggagamot. Marami ginawa niya yung lahat dahil siya ay mayroong pera. Ginawa niya yung lahat para siya ay gumaling. Pero naging worse lalo ang kanyang kalagayan. Lalo naging matindi ang kanyang kalagayan. Okay? Yung panahon na nilega yung babae na yun, simple lang sa'yo, basta magtiwala ka lang, basta gawin mo lang ang sinasabi ko. Okay? Basta gawin mo lang ang sinabi. Alam niyo mga kapatid, yung babae, yung bleeding, narinig niya po si Jesus. Narinig po niya na dadaan doon ng Panginoon. Marami ngayong mga tao hanggang sa narinig na lamang, pero hindi gumagalaw. Simple lang para maintindihan ninyo. Pag may kumaan na basura, sasabihin, Nay ma, mayroong basura. Narinig mo na yan, pero hindi ka gumagalaw at hindi mo nilalabas yung basura, iba po, mga kapatid, ang mangyayari sa inyo. Marami ngayon mga pandinig na narinig at alam naman nila ang Panginoon ay totoong Diyos, pero hanggang pandinig lamang at hindi wala silang ginagawa. Ang isang basura ng truck na yan na dumaan at narinig mo pumito siya at hindi ka gumagalaw at hindi mo nilalabot yung basura mo, balik, kung parang wala kang pananampalataya, hanggang narinig mo lang siya. Gusto mo bang mamaho? Ang babae natin tinuturo dito mga kapatid, narinig niya yun. Ano yung ginawa ng aksyon ng babae? May ginagawa dapat tayo bilang mga Kristiyano. Hindi lang yung naririnig lang natin. Ang daming Kristiyano ngayon naririnig lamang yung salita ng Panginoon pero hindi po ito ginagawa. Katulad na natin nagsisbusina yung basurahan, yung truck ng basura, pero alam natin na basura, basura, basura po itatapon natin yun, pero pinakita lang natin. Diba? Iba po mga kapatid yung ginawa ko nila ho rito. Yung salita, pinaniwalaan niya yung sinabi ni Elijah. Yung blede, siya ay nakinig. Narinig niya na siya, Panginoon Jesus ay ganito, may dadaan. Okay? So, sinito mga kapatid, sabi niya, are we able to adjust easily when problem comes our way? Madali ba natin yung magawa? Sa palagay ninyo, Madali ba, easy lang ba na nasusolve natin kagad yung problema? Siguro ko, hindi ho lahat ay easy. How do we usually react when it comes into our lives? Are we ready when it comes? Handa ba tayo pag ito ay dumating? Ano ba yung reaction natin pag tayo ay humaharap na sa problema natin? Alam niyo mga kapatid, iba-iba tayo reaction. Ang iba, nagagalit, naiinis pag may dumating na problema. Marami tayong mga reklamo na sinasabi sa buhay natin. Nagtatampo ka. Okay? Marami kang sinasabi pag dumaan natin yung problema kasi hindi mo tanggap. Yan yung totoo eh. Tama ba? Yan yung karaniwang reaksyon
ng bawat tao pag dumadating yung problema. Di ba? Ang masaklap mga dito, mga kapatid, hindi mo maiwasan mag-away kayo ng mag-asawa eh. Tama hindi? It is correct or no? Kadalasan pag dumadating yung problema, nag-aaway kayo. At hindi nyo alam talaga kung ano yung solusyon na dapat ito eh. Okay? And then, sabi dito mga kapatid, sa aking binabasa, suffering is not easy for any Christian, especially if it is test of faith. Paul's words encourage us to let God's grace overcome as when we are weak because it will glorify God even more. Amen, no? Sa buhay natin, mga kapatid, pag dumadating ito, mga kapatid, hindi ito biro. Tama, ho? Hindi ho biro yung problema. Pag dumadating sa buhay na natin, pag ito'y kinaharap na natin, mayroon tayong usapin problema pang pamilya. Yung sa babae ay usapin pang sarili niya, usapin pagkain, maraming usapin. Maraming mga stressful na atin nararanasan sa buhay natin. Pero paano ba natin ito binibigyan ng solusyon? Palagyan ninyo, pag ikaw ay nagagalit, masosolusyonan mo yung problema. Kung kayo ay mag-away ng mag-asawa, masosolusyonan niyo yung problema? Kung kayo ay magbangayan dahil sa problema na yan, palagay niyo, malulutas niyo yan? Malulutas niyo ba yung problema kung lalayasan mo ang bahay mo? Malulutas mo ba ang problema kung ayaw mo makipagtulungan sa inyong anak, sa iyong pamilya? O sa iyong asawa, malulutas mo kaya yun? Di ba dadagdag ang iyong problema? Tama po? Doon karamihan tayo natatalo. But si Paul nag-advise sa atin, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Diba? And 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yun yung sinabi ni Paul, your grace is enough. Diba? Your grace is enough for me. Oh. Yun yung binanggit na ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Lalo lang na hayag ang biyaya ng Panginoon sa ating kahinaan. Tama ho? Kasi kung malakas tayo, paano mahayag yung biyaya ng isyo? In every trials, in every difficulties in our life, again, na ang grace ng Panginoon lalong gumaganda sa buhay natin, lalong nahayag ang kanyang kadakilaan. Amen. Hindi naman natin makikita yung biyaya ng Panginoon kung ano tayo sa lagi sa kaligayahan. Eh. Hindi natin napapansin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, magkaiba yung reaction sa natatanggap natin at doon sa natatanggap natin ng problema, ang tingin natin ay magkaiba. Pero sa paningin ng Panginoon, yun ay isa lamang. Blessing yun na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Okay. So sabi nito mga kapatid, what is the best solution to our stressful time and our troubled times? Ano yung magandang solusyon? So dahil yung dalawang bagay itong ating nakita, dito sa Old Testament and New Testament, tingnan po natin. Okay. So mayroon tayong apat na bagay na ating titingnan dito sa ating nabasa. Okay? So, apat na bagay. So, sabi dito sa una, ang pinakamaganda mga kapatid, ang maginhawang solusyon sa mga oras ng ating kahirapan ay ang umalis sa sarili nating paraan at sumunod sa nais ng Diyos. Tama po ba? Minsan dito tayo nasusukol ng Panginoon. Hindi maiwasan na tayo ay mga magagaling, mga marunong, may mga nagagawa. Di ba? Mayroon tayo mga strategy, mayroon tayo mga pamamaraan kung paano natin nilulutas yung problema. Pero pag ikaw ay humanto, sa pinakamatinding problema na ito, isang bagay lang ang dapat na i-give up mo. Huwag mong i-give up ang Panginoon sa buhay mo. Tama? Dahil sabi niyan, the convenient solution to our times of stress is to get out of our own way and to follow His way. Tama po? Tingnan niyo, balikan niyo po mga kapatid yung aking binasa kanina. Yung binasa natin kanina, yung babae na ito, itong
ito nga sa Mark, tingnan niyo po, babasahin ko po sa inyong talata. Sabi niya dito, may isang babae roon na 12 taong nagdurgo. O nagdurgo ba? O dinudugo. At lubhang nahihirapan, marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagos ay lalo lumubha. Di ba? So ang babae ito, marami naman siyang paraan. Magaling naman siya eh. Marunong naman siya. Ginamit niya yung lahat. Pero alam niyo mga kapatid, sa lahat ng ginawa niya, lahat ng mayroon siya, ipinakita lang po dito ng Panginoon na wala talagang magagawa. Tama ho? Walang magagawa. Lalo lang, naging malala yung kanyang sitwasyon. Ang hindi mo kasi maganda sa buhay ng tao, yung nagmamagaling tayo minsan. Na parang kaya na natin yung lahat at hindi na natin kailangan ang Panginoon. Alam niyo ba yung lunas ng lahat sa atin? Walang iba kundi ang Panginoon. Sakit man ito o alman niyo mga kapatid, ang maglulunas lang sa iyo, walang iba talaga kundi ang Diyos. Hindi minsan natin yung maisip dahil ang nakikita lang natin ay yung paraan natin, pero hindi mo nakikita yung paraan ng Diyos na dapat pinahihinturutan mo sa iyong buhay. Diba? Sana matuto tayong mag-adjust. Ano man yung kaganapan na nangyayari sa buhay natin sa panahon natin ngayon, lagi niyong tatandaan, oo, may temporary na pili natin lunasan yung problema natin. Pero kung gusto mo talaga na balantas ang problema ng bawat isa sa atin, alam ko lang mga kapatid na binabanggit ang Biblia, pumaroon ka kay Jesus at mayroong lunas kay Jesus. Kompleto po yung gamot doon. Kompleto po ang lahat. Lahat ng tanong, lahat doon ang dunin yung sagot. Tama po? Dito, hindi maibigay ng mga doktor ng mga magagamot lahat ng kanyang pinuntahan, hindi maibigay, hindi makita kung ano talaga yung pinakabuhod ng kanyang problema. Tama ho? Sabi dito sa Proverbs, sa talata, trust the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Remember the Lord in all you do and He will give you success. Palagay niyo, tama ba yung naging move ng babae? Tama ba yung ginawa ng sarili na napakinggan niya yung sinabi na pinag-utos ni Elias sa kanya? Tama. Kung hindi nila yung ginawa, lalo lang mamamatay. Diba? Maigi minsan ay nagkikinig tayo. Maigi na matuto tayong makinig. Hindi lang yung tayo lang gusto, tayo lang yung pakinggan. May mga tao kasi na ganon, hindi ka na makapagsalita kasi gusto niya siya lang yung magsalita. Sana, dumating din sa punto sa buhay natin na matuto din tayong makinig. Amen, no? Okay. So, sabi niya, the convenient solution to our times of stress is to get out of our own way and to follow His way. Ito yung panahon na bigyan mo na ang Diyos ng pagkakataon sa iyong buhay. Huwag yung puro lang, ikaw na lang ng ikaw. Tingnan niyo yung babae, di ba? So, ginawa niya yung lahat ng ginawa ng pamamaraan. Pero, minsan ba ay pinagaling siya? O kunti lamang, araw lamang, o oras, nabigyan ba siya ng ganon? Naging maginhawa ba yung kanyang buhay? Hindi. Lalo lang sumakit ng sumakit ang kanyang kalagayan. Okay? So, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa. Ang pangalawa, mga kapatid, ang maginhawang solusyon sa ating mga oras ng paghihirap o stress ay ang magtiwala sa Diyos kapag ang mataas na paner ay nasa harap mo at wala ng ibang mapupuntahan. There's no other way. Wala na. Ang sabi na ng iba, boy, corner ka na. Wala na. Wala ka ng
malulusutan. Ang direksyon ng sarita na iyon, kung wala na pong langis at wala ng tinapay, sana po. Kamatayan. Kung wala na talagang kagalingan, ano na ang mangyayari po noon sa bleeding? Mamamatay na. Diba? Hindi po biro yung sakit ng isang tao. Maraming mga tao ngayon nanlilihim lang ng kanilang mga sariling sakit. Minsan ayaw ipaalam sa kaibigan, ayaw ipaalam sa kamag-anak. Bakit? Sapagkat hindi po biro na magkaroon ng troubled times. Minsan ang iba, ayaw ko nang isyapin para huwag nang maragdagan yung problema nila. Ayaw na nila na mabigatan pa yung problema, ayaw nilang isyapin. Gusto nila ay sarili na lamang. Ito yung masakit na kaganapan sa buhay ng isang tao. Na yung lihiman ka ng mahal mo sa buhay. Dahil ang ayaw niya na huwag ka na mag-isip. Na ayaw niya na huwag ka na magulo. Di ba? Kung ikaw man ito kapatid sa oras na ito, ibigay mo sa Panginoon yung masapin ng iyong buhay. May mga bagay totoo, kung ganun man ang iyong pag-iisip, tayong lahat ay mayroon talagang kinakaharap na talagang matinding problema. At hindi talaga yung masusolusyonan kahit asawa mo at anak mo, hindi yung masusolusyonan. Kahit best friend mo pa, hindi yung masusolusyonan. Alam mo, kapatid, kung ikaw ay ito, kung ikaw ay isa sa tinutukoy ko na ito, ang kakaharapin mo lang talaga dito ay ang Panginoon. You and God. Kasi ang totoo, kahit damayan kita, hindi kita malalumayan. Ikaw at ang Panginoon, kayong dalawa ang mag-uusap. Tulad ng babae. Tama po? Ano man yung events na nangyayari sa buhay mo, if you face hardship in your life, kaharapin mo ang Panginoon. Ano ba yung tunay mong kalagayan? Diba? Ano yung tunay mong kalagayan? Na-corner ka na, wala ka na, wala ka nang lulusutan. Sa may isang sakit, sa may isang karamdaman, ano yung problema niya? Walang tatanggap, hindi makapagtatrabaho. Sino lalapit sa iyo? Ikaw mismo kikilos sa iyong sariling katawan. Di ba, may mga gusto ko magawin, hindi mo magawa kahit mag-utos ka, marahil hindi kasundin. Pag ikaw ay nasa balik na karamdaman, ang babae nito ay hindi biro within 12 years. Isipin niyo po, hindi po natin alam yung itsura ng bahay. Hindi natin alam yung itsura ng kanyang, yung kanyang personal na buhay. Yung kanyang hinihiga, hindi po natin alam kung ano ba, gaano ba ka. Hindi natin alam kung gaano karumi o ano ba yung kanyang amoy. Dahil sa 12 years bleeding. O di ba? So napakatindi yung kanyang usapin sa buhay. Ngayon pag ikaw ay humarap sa ganitong buhay, sino kakaharapin mo? May isa ng wall sa iyo. Naalala niyo po sa panahon ni Moses? Noong panahon po, ay inutusan po si Moses na palayain yung Ehipto. Alam niyo po yung muna naging wall ng mga Israelita nung sila po ay hinabol ng Ehipto? Alam niyo po yung naging wall? Sino yung lagi nababasa ng Biblia? Ano yung naging wall sa kanila? Nung sila po yung hinahabol, takbo ng takbo, yung mga Israelita, o sinasamahan sila ng Panginoon. Hanggang dumating po nung sa dulo na po sila, ano na rin po yung mga Ehipto, wala na silang matatakbuhan sapagkat yung kanila pong wall doon ay ang dagat. So, susukulin na sila. Ano po yung inain ng mga tao? Moses, dito pa talaga kami mamamatay? Sa ilang na ito? Sabi ng mga Israelita, sila ay nagreklamo kay Moses. Dito, dapat, doon lang kami dapat namatay sa lugar ng mga taga-Ehipto, may malilibingan. Pero dito pa talaga. Minsan nilalagay tayo ng Panginoon doon sa wall. Diba? Nilalagay tayo doon sa isang bag, sa isang corner, na wala ka na mapupunta yung wala ka nang lulusutan. Pero alam niyo ba mga kapatid sa bawat mga pangyayari, mga kaganapan kanya, naniniwala ba kayo na may gagawin ng Diyos para sa atin? Di ba? Yung corner ka na, wala na. Andiyan na, sige mo, wala na akong magagawa. Alam niyo yung pinaka-based na move na gawin mo?
tumahimik ka. Di ba? Kung ikaw ay nandiyan na sa wala yan, huwag ka na magsalita. Kasi wala ka namang magagawa. Kahit ako walang magagawa. Di ba? Tumahimik ka na lang. At tingnan mo kung paano gagawa ang Diyos sa buhay mo. Kasi tayo pag nagkukorne, aligaga tayo, hindi natin gumagawa tayo ng para kung paano tayo lalabas. Bakit hindi mo subukan tumahimik ka na lang? Yun yung best solution, kapatid. Kasi tayong mga tao, ang ating mga bibig, hindi tumitigil. Di ba? Sige lang natin kadadaldal, sige lang natin kasabi ka kung ano-ano mga bagay. Minsan hindi na natin na alam na sasaktan na natin ang parang sa kadadaldal natin. No, di ba? Gusto ko lang ipabasa sa inyo. Ano pa yung ginawa? Ano yung sinabi ni Moses? Sabi po dito mga kapatid, sa aklat ng Exodus 14:13-14, but Moses answered. Ito na yung sinagot sa mga Israelita. Ano ang sinabi niya? Don't be afraid. Stand still and you will see the Lord save you today. You will never see these Egyptians again after today. For this, your only need is to remain calm. The Lord will fight for you. Di ba? Ang isang mga ng mga bagay, mga kapatid na gawin, ay maging kalmado ka na lamang. Tigilan mo na yung kapapanalita na kung anong-anong mga bagay. Kasi pag may problema talaga kaya tayo, hindi natin nagagapos yung bibig natin. Daldal lang tayo ng daldal hanggang nilayasan ka ng asawa, ano, Brad Ryan. Na imbis makapagkuha ng dapat na solusyon, daldal tayo ng isang daldal eh. Ano yung ginawa? Tumahimik ka lang. Di ba? At mayroong ipapakita sa iyo ang Panginoon. Tama ho? Tingnan niyo po yung nangyari doon sa Sarepta. Gawin mo lang to. At sabi, hindi ka maubusan ng harina, hindi ka maubusan ng langis. Nangyari po ba? Nangyari! O di ba? Dahil sinunod niya yun, tumahimik siya, pinagigan niya yung sinasabi ni Elias. Ganyan naman din yung babae. Di ba? Ano ang ginawa niya? Ito mahimik na lang siya. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang pundo. Oh. Ubos na yung kanyang ari-arian. Wala na. Kasi na-corner na po. Minsan, inahayaan pa kasi natin na tayo ay ma-corner at saka na lang naman tayo lalapit sa Panginoon. Ang kadalasang problema ng tao, mga kapatid, habang mayroon po siyang mayroon siyang pangalan nito, meron siya ginhawa sa buhay, wala lang. Basta siya ay nagpapakasaya sa buhay niya. Pero pag dumating na po yung problema ng mabibigat, doon pa lamang siya lalapit sa ating Panginoon. Pero nung siya ay masaya, lagi may nakakalimutan ng Panginoon. Pero ngayon, meron na siyang problema, ang laging, ang masaklap doon, lagi pang huli, nilalapitan ang Panginoon na dapat lagi nauna ang Diyos sa buhay niya. Minsan ganun tayo lagi. Yung remedy natin lagi, pag huli na tayo, wala na talagang iba. Kundi ang final. Para siya na yung final. Na dapat siya pa nga yung unang dapat na yung pinupuntahan natin. Pero bawat huli-huli talaga ng buhay natin. Wala talaga tayong ibang maiisip. Kundi ang Panginoon. Kailan ba nagiging walang halaga yung pera yung tinatakilin natin? Kailan ba siya nagiging walang halaga? Diba? Pag umaharap tayo ng matinding pagsubok, ang ginagawa na lang natin, harap na natin ang Panginoon, iiwan na natin yun. Kasi wala na eh. Kasi pag humarap ko na talaga doon, wala na eh. Kaya nawawala na ng halaga yun. Ang hinahanap ko na ngayon, si Jesus. Kaya malaking bagay po sa buhay po natin, ang ginagampanan po ng Panginoon sa atin. Tama po? Kaya pag dumadating yan, mga kapatid, sana naman sa atin, hindi na doon sa mga matitinding suliranin natin, saan na lang tayo lumalapit? Saan huwag naman ganon? Kundi kahit ikaw ay maging hawa pa naman din kayo yung buhay mo, ay dapat lumapit ka pa naman din sa Panginoon. Hindi ganon. Dahil nang may problema sa talang lalapit, hindi ganon.
di ba? Sana naman, bigyan mo lagi ng pagkakataon ng Diyos sa buhay. Okay? Okay. So, kaya sabi dito ni Moses, itigilan na, manahim kayo, remain calm. Sabi niya, wala na kayong dapat sabihin pa. Ano po yung nangyari? Anong sinabi ng Panginoon kay Moses? Anong hawak mo? Anong hawak ni Moses? Tukol. Anong ginawa ni Moses? Sige, hawakan mo yan. O, ituro mo noon. Anong nangyari? Mabuksan o bumuka daong dana at doon po sila pinadaan. Tama po ba? Sa mga imposibleng bagay sa ating lahat, sa Panginoon ay posible. May mga bagay, may mga problema na akala natin wala ng solusyon, pero may po pala solusyon. The best solusyon para sa ating walang iba, si Jesus. Tama ho? Okay. So, pangatlo, mga kapatid. Ang pangatlo, mga kapatid, ang maginhawang solusyon sa ating mga oras ng solirani ay ang magtiwala sa Diyos dahil babaguhin niya ang ating pananaw sa buhay. Minsan, ang totoo, alam niyo kung bakit nahirapan tayo lumapit sa Panginoon? Kasi parang nagdududa tayo at mayroon tayong doubt sa Panginoon. Minsan, hindi natin mapagkatiwalaan ang Diyos. Di ba? Pero dito mga kapatid, dito binago ng Panginoon yung turning point ng buhay ng bleeding. Makita niyo po kung paano kung binago at paano binago yung isip ng sarili na yon. Na mayroon pa pala. Di ba? So makikita mo natin na mayroon pinabago talaga ang Panginoon sa buhay natin. Sa bawat mga pananaw, mayroon siyang ibang klaseng inaayos sa ating isipan. Na sa akala natin wala siyang magagawa, pero may malaki pala siyang magagawa sa iyo. Kasi sa katitingin natin, kung ano ang mayroon tayo, doon tayo nakapokus. Di ba? Doon tayo nakatingin eh. Hindi na natin tinitingnan yung ating Panginoon. Di ba? So makita niyo nung gumaling, ano nangyari po sa babae? Di ba nabigla siya? Ay, kumita na yung ating pagdurugo. So may nung nababagong pananaw sa kanyang buhay. At doon niya kikilalanan ng Panginoon, siya na talaga ang nagpapagaling. Di ba? Maging doon sa sarita ngayon, doon din na bago yung kanyang panunin, hindi pa pala ako mamamatay. Mayroon pa palang inutosan ng Panginoon na si Elias na ako ang mabuhay. At yung aking pagkain ay hindi pala ito ganito lamang, kundi yung pala ay dadagdagan pa ng how many years pa pala yung pagkain ko at yung aking langis. Ano po ba? Ang Panginoon gumagawa siya ng paraan para sa iyo, kapatid. Babaguhin at babaguhin niya yung pananaw mo. Diba? Kaya sabi niya rito sa ating pang-apat na ating binabanggit, ang pang-lima, ang pang-atlo, the convenient solution to our times of stress is trust God because He will change our outlook on life. Diba? Nagbabago yun. At nagiging maayos tuloy yung pagtingin natin sa Panginoon kaysa mga bagay na itong mayroon tayo. Di po ba? Nagiging malaki yung tingin natin sa Panginoon. Yung pananaw natin sa buhay natin, nababago, nare-restore siya, nare-revive tayo, na ganun pala ang Panginoon. Kasi ang trials, yung test na yan mga kapatid na yan, ay pagsubok talaga sa iyo ng Panginoon. Tama ho? At doon naman susunod ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Naalala niyo po si Ho? Di ba? Tingnan niyo mga kapatid, kung nabasa niyo si Ho, hindi ko naman personal nakita si Ho, na lahat naman dito sa Biblia na ating mababasa, hindi talaga natin sila na-encounter personally, kundi nababasa natin sa Biblia. Nung panahon si Ho, namatay yung kanyang mga anak, namatay yung kanyang mga hayop, lahat ay nawala. Di ba? Kasi tinis po yung kanyang pananampalataya. So ano po yung nangyari? Diba? Anong sinabi ng kanyang asawa? Anong sinabi ng asawa? Sumpain mo na yung Diyos mo. O, diba? Ano lang yung sagot? Simple lang yung sagot ni Ho. Diba? Sa kasaganaan lang ba natin pupurihin ang Panginoon? Pag sa suliranin ay hindi na natin siya pupurihin? Simple pa yung kanyang sapang sinagot. Anong sagot niya? Nung ako ay nilabas dito sa mundong ito, ako ay wala sa plot o walang dala. Di ba? At babalik ako sa Panginoon, wala rin akong dala.
Lahat tayo ay walang dala. Diba? Sana sa bawat buhay na dumarating, bawat mga pangyayari na dumarating sa atin, ay ganyan sana yung ating pag-isip na tulad ni Job. Ano po? Lagi natin isipin na yon, kung may luma natin pa ng problema sa atin, isipin natin, yung kasuutan mo ngayon, yung bakya mo o yung pantalong o yung panyapa, additional na po yun eh. Kasi ilabas ka talaga sa sinapupunan ng magulang mo na wala ka, sablo. Kung anong mayroon ka ngayon, yun yung mga bris na dapat mong tinitingnan sa buhay mo. Tinitingnan mo yan sapagkat ang Panginoon talagang binabago talaga yung buhay natin. Tama ho? Sapagkat nataon na yung mga kapatid, yung kauliruhan dulo ni O. Kasi liban po doon sa nawala yung lahat ng kanyang pag-aari, ano pa ang kanyang epekto? Yung kanyang katawan na nagkasugat-sugat na talagang iniinda na yun ni O. Pero alam niyo mga kapatid, yung dulo po ng buhay yun ito. Kung ano yung mayroon si Iho, pagdating sa dulo po nun, siya, lahat ng nawala sa kanya, ay pinagdalawa yun ng Panginoon. Kaya kung ano man yung nararanasan natin ngayon, gaano mang kabigat ngayon yung problema mo, kaganapan sa buhay mo, ang Panginoon, mayroon siyang gustong baguhin niyo sa'yo. Tama? Mayroon siyang baguhin sa panahon mo. Sana ngayon, sa oras na ito, mga kapatid at kaibigan, tumingala ka naman sa Panginoon para mabago ang pananaw mo sa iyong buhay. Kaya makita niyo yung babae na ito, na nagdurog na ito, doon niya nakita, iba pa lang si Jesus kaysa doon sa aking mga pinagagawa na wala naman naging magandang resulta sa akin. Si Jesus, nung siya ay akin lang mahawakan, ako ay gumaling. Diba? So, anong ginawa niya? Simple lang, diba? Pag dumaan siya, sabi niya, mahawakan ko lang ito. Hindi po ba? So, tayo din. Ang tawagan ko lang si Panginoon, tawagan ko lang ang Panginoon sa dito lang po, maraan, makausap ko lang siya, tawagan ko lang siya sa pamagitan ng panalangin sa Panginoon. At siguraduhin po natin, mayroong mababagong pananaw sa buhay natin. Amen? Okay, so sabi dito sa Mark 5:29-33, sabi niya, instantly, her bleeding stopped and she felt in her body that she was healed from the disease. 33, the woman knowing that she was healed came and fell at Jesus' feet. Shaking with fear, she told him the whole truth. Di ba? At sinabi niya, di ba? Ako po, Panginoon. Di ba? Nabago? Nabago yung kanyang mayroon, nabago talaga sa kanyang buhay. Ang isabi niya na ang totoo Panginoon, ako po yung humawak po doon. Kasi ang sinabi ng Panginoon, naggagala siya at sinabihan niya yung kanyang mga kasama doon, mayroon ba sa akin ang power? Diba? So mayroon ba sa akin sa nakapangyarihan sa akin? Naramdaman niya yun na may lumabas at sigurado may gumaling. Isabi ng mga alagad, paano naman namin mula? Bakit dami-dami naman itong mga tao? Paano namin tumay sa isa? Pero tinignan mo mga kapatid, kahit pinakamaliit na bagay na detalyado sa buhay mo, alam ng Panginoon kung ano meron ka. Naniniwala kayo? Every details of your life, alam niya ng Panginoon. Pero yung mga alagad, ang mga tao doon, hindi alam. Pero si Jesus, alam niya. Tama? Mula sa inyong ulo hanggang talampakan, kabisado ka na. Bilang ng Panginoon yung buhay natin. Kayo at ako, hindi natin alam kung ilan ang buhay natin. Tama, brother? Alam niyo po ba yung buhay mo kung ilan lahat? Diba? Ikaw, brother, alam mo yung buhay mo kung ilan lahat? Kahit sino pinakamatalino, mga kapatid, hamunin natin pinakamatalino yung tao kung ilan yung buhay niya. Sa bawat detalyado ng buhay na bawat details, bawat detalye ng buhay natin, alam mo ng Panginoon. Sapagkat, pati buhok natin, alam po ng Panginoon kung ilan yung buhok natin. Tama ho? Tingnan nyo, yung babae. Ang galing pala ng Panginoon. Siya ba ngayon naginigil? Sinabi niya yung totoo. At siya may mayroong mabago sa pararoon ng kanyang buhay. Totoo na mayroong Diyos na nagpapagaling.
Kaya sino mo may karamdaman ngayon, totoo, na mayroong Diyos na nagpapagaling. Kaya hindi mo buksan Hebreo 13a. Ang sabi niyan, ang Panginoon, mula noon hanggang ngayon siya ay hindi na babag. Tama po? Okay. Panghuli, mga kapatid. Sabi sa ating panghuli. Sa ating panghuli is, ang maginhawang solusyon sa ating mga panahon ng stress ay ang magtiwala sa Diyos at iwasan ang pagtitiwala sa anumang bagay, lalo na sa mga Diyos ng mundo. Pinaalala lang ng Panginoon doon sa isang tao, huwag kang magtitiwala sa anumang bagay. Andito ako, nag-aantay sa iyo. Diba? So, isang malaking bagay po ito na nagbukas ng isipan sa isang babae na dapat pala ako ay dapat pumunta sa aking Panginoon. Diba? Nung siya ay nagdesisyon na pumunta doon, tingnan niyo po yung kanyang nakuhang blessing. Diba? Kaginawaan sa buhay, kagalingan para sa kanya. Isipin niyo yung 12 years na kanyang pagduruko. Araw-araw. Diba? So, lahat. Isipin mo yung sa bawat araw, yung kanyang naranasan, nararamdaman. Sobra, mga kapatid, yung problema niya talaga. Hindi yung biro sa problema mo ngayon. Tama ho? Kaya ito mga kapatid, na babae na ito, na binabanggit dito, na sabi, ang maginhawang solusyon sa ating mga panahon ng stress ay ang magtiwala sa Diyos at iwasan ang pagtitiwala sa anumang bagay, lalo na sa mga Diyos ng mundo. Amen ho? Okay, sabi dyan, ay hindi yan. The convenient solution in our times of stress is to trust in God and avoid trusting in anything, especially the gods of the world. Minsan kung tayo titiwala eh. Alam niyo, pag ang tao mayroong problema, ang daming pumupunta sa iyo. Pumunta ka doon sa ganito. O, di ba? Pumunta ka doon, naghanap ka ng kagalingan. Kung saan ka pumapuntahin? Wala naman nagiging magandang solusyon. Tama ho? Huwag niyo pong iwawala sa buhay ninyo ang Panginoon. Huwag na huwag kayo magtitiwala doon kung anong mayroon kayo. Huwag kayo magtitiwala maging sa mga Diyos ng mundo nito. Tiwalaan niyo ang Panginoon na mayroon siyang magagawa sa inyo. Amen? Ano man yung kinakaharap ninyong problema? Kapatid at kaibigan, ang solusyon ng problema natin ngayon walang iba kundi si Jesus. Amen ho? Okay, yan po yung pang-apat at sa ating pagtatapos. Sabi niya, struggles will always be a part of the Christian journey. Naniniwala kayo? Hindi mo na yung mawawala. Ang kailangan na lang natin dyan, Lord, tulungan mo ako kung paano mo siya matagumpayan. Diba? So, yun lang yung dapat natin gawin. Pero yung matagal, hindi ho. Kundi paano natin siya i-overcome? Kasi andyan na yan. After nyan, mayroon na naman ulit. Diba? O, struggle will always be a part of the Christian journey. Sometime, we sort or feel displeasure. Alam nyo, ito yung malungkot, diba? So, minsan, nagtatakbo tayo, and then sometimes, we get angry. Nagagalit tayo. And then, liwan na mga kapatid, sometimes, we get angry and we struggle to understand why all these trials happen to us. Bakit, Panginoon? Bakit mo ito ginawa sa akin? Hindi natin maintindihan bakit ginagawa niya ng Panginoon sa akin, bakit ginagawa sa iyo. Why, Lord? Nagtatampo ka, nagagalit ka, bakit mo ito ginawa sa akin, Panginoon? Di ba? And then, sabi niyan mga kapatid, that is why we must turn to the Bible and seek God's assurance in times of need and assurance of our salvation. Walang ibang parang. Pumunta ka at hanapin ang Panginoon. Kahit ako, kahit kayo at ako magsabi sa inyo, hindi nyo rin maintindihan at hindi ko rin kayo maintindihan. Ang pinagabagandang solusyon na dapat natin ginagawa ang mga kapatid, bumaling ka doon sa salita ng Panginoon, tutahan mo siya, kausapin mo siya. Siya yung mapapaintindihan at mapapaunawa sa iyo ng lahat-lahat ng nangyayari sa buhay mo. But once again, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magtatampo. Okay? Huwag ganun. Huwag kang magtapos sa Panginoon. Maraming mga tao ngayon nagtatapos sa Diyos. Maraming tao nagagalit sa Panginoon dahil hindi niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanya. Pero kung alam mo lang, kapatid ng Panginoon, ang Panginoon ang ating lunas
sa kaganapan in every event of our life, siya yung lumas. Tama po? Wala nang iba. Kaya huwag kang magtatanim ng galit sa Kanya, huwag kang magtatampo sa Panginoon. Intindihin mo yung bagay. Although na hindi mo siya maintindihan, ang pinakamagandang bagay, kausapin mo siya. Okay? Manalangin ka para maintindihan mo kung bakit nangyayari yan sa iyo. At darating ang araw, doon mo lamang yung malalaman na agad mo pala yung ginawa sa akin ng Panginoon. Like, true. Amen? And let us pray. Panginoon, kami po Diyos ay naririto at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Sa bawat kaganapan na mayroon kami ngayon, Panginoon. Lord, napakahirap, Panginoon God, mag-adjust. Totoo, ito yung realidad ng buhay namin, Panginoon. Na, Lord, pag diba natin talaga, nagagalit kami, Panginoon, nagtatampo kami, at hindi kami nagiging masaya. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon God, na ma-appreciate ang mga bagay na ito. Blessing man ito, Panginoon, o biyaya, pera man, o material man, o hindi man, Panginoon. Sana eh, may acknowledge namin, Panginoon, yung mga nangyayari. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na intindihin, maunawaan namin ang mga bagay na ito. Lord God, tulungan niyo kami, O Diyos, na aming ibaling yung mga itong mga na hindi namin naintindihan, yung manalangin at magbasa kami ng iyong salita. Para lalo namin maunawaan ang mga bagay na ito. Lord, maraming maraming po salamat sa oras na ito na ginamit ninyo, Panginoon, na ano na yung mga problema namin, O Diyos. Wala naman talagang lunas ito kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang lulunas ng lahat ng sakit na nararamdaman namin, Panginoon. Lord God, maraming maraming pong salamat. Maraming kaming mga karamdaman, O Diyos. Subalit alam namin na isa lamang ang magpapagaling dito. Walang iba kundi kayo lamang, Panginoon. Sino man sa amin narito ngayon na mayroong malaking problema? Panginoon, kayo naway mag-usap sa Kanya. Kayo nawa, O Diyos, ay magpaunawa sa Kanya. Pag-isa mga sumusubaybay sa amin ngayon, naway, ipaunawa niyo sa kanila, Panginoon, kung ano man yung kanilang sitwasyon at kalagayan ngayon, naway kayo po ay kumilo sa buhay nila sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi niyo. Amen. Maraming maraming salamat, and then we will proceed sa ating communion. So sa lahat ng narito, ay lahat ng nabautismuhan o galing mo sa ibang simbahan o dito man kayo, ay pwede po kayo mag-take ng communion basta kayo ay nabautismuhan. Okay? So, ang una-una natin gawin ay tayo po muna ay manalangin sa ating mga pang-sarili at manalangin tayo para sa ating pagkukumunyon. Okay? So, let us pray bawat isa at bago tayo mag-take ng communion. Purihin kayo, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus.